Okay. Let's start na the discussion, Mario. So, nung last meeting po natin, si teacher po, diniscuss po niya yung about sa function po at saka sa relation. And kung paano po natin gagamitin si vertical line test para po ma-prove na yung graph po is a function or not. Okay? Now, I gave you an assignment that you need to study about the domain and the range of the function and also the evaluating of function. Okay, so that two topic will be the topic that I'm going to discuss to you today. Okay, so let's start na po. So the topic, the first topic that I'm going to discuss to you will be the domain and the range of the function. Okay, but before I start, I want to hear some of your opinion or some of your answer defining what is domain and what is range. So anyone po ba na nakapagbasa-basa po or nakapag-search po kung ano po ba ang definition ni domain at ni range? Sir? Yes, Sahara? Sir, the domain po is the first coordinate in a relation or the X, sir. So it is, sir, independent. And the range, it is the second coordinate in the relation. And it is y and it is dependent po. Okay. So sabi ni, thank you so much, Miss Sahara. So sabi ni Sahara, if you see the domain, this is the independent, okay? Or this is the x. Kapag naman daw po range, this is the dependent and the y. Okay? Aside from that, thank you so much, Miss Sahara. Aside from the definition of Miss Sahara, sino pa pong meron? May sasagot pa po ba? Okay. So, tama naman po yung sinabi ni Sahara na kapag sinabi po nating domain, this is the function. The domain of the function is the set, okay, of possible values of the independent variable. So, pag sinabi nating independent variable po, ito po yung mga value na makikita po natin sa X. Okay? Now, meron tayong mga dapat tandaan once po na maghahanap po tayo ng domain. Okay? Yung unang-una po na dapat nating tandaan is kapag po ang function po is naka-fraction. Okay? So kapag naka-fraction po si function, lagi nyo pong sisiguraduhin na yung denominator po niya or the bottom part of the fraction should not be equal to zero. Okay? Sir, bakit hindi pwede mag-equal siya sa zero? Pag nag-equal po kasi siya sa zero, yung function po natin will be undefined. Okay? So, hindi po pwedeng maging zero si denominator. Okay. Second one na dapat nyong tandaan mga anak is kapag po may encounter kayo na square root sign. Okay? So, yung number po nun sa loob nun or the number under the square root sign should be or must be positive. Okay, kailangan hindi po siya magne-negative. Okay, it doesn't matter kung hindi siya perfect square, kung perfect square man siya, basta po ang mahalaga, positive po yung nasa loob ni square root sign. Okay, so yan pong dalawa yung lagi lang po nating tatandaan kapag po maghahanap na po tayo ng domain. Okay, so para mas makita ninyo kung ano po bang itsura ni domain or paano natin siya malalaman, okay, so this is an example of an function which is the f of x is equal to the square root of x. So kung mapapansin nyo po yung graph, so meron po siyang arrow, ayan siya. So yung arrow po na yan, ibig sabihin po niyan, continuous pa po yung graph po niya. So ibig sabihin hindi lang po siya dito nag-i-end. Okay? And sir, sabi mo si domain siya yung x or siya yung value ng x natin. Okay, yes po. So kapag sinabi natin siya yung value ng mga x po natin, so ang hahanapin lang natin sa Cartesian plane is yung x-axis. Okay? So kapag si domain, lagi nyo lang hahanapin or lagi nyo lang siyang titignan sa x-axis. Saan ba siya mag-uumpisa? Saan ba siya matatapos? Okay? So on this example, the domain start from zero up to infinity of the positive or positive infinity. Okay? So yun po yung domain niya. Ng f of x is equal to the square root of x. Okay?
So, yun lang po si domain. Yun lang po yung tatandaan natin na siya yung independent variable. Siya yung makikita natin sa x-axis. Siya rin yung x natin or yung mga value ng x po natin once po na nag-substitute na po tayo sa domain. Okay, no. Once pala na nag-substitute na tayo doon sa mismong function. Okay? Pag sinabi naman nating anak mga range, so this is the dependent variable and usually we call it the f of x or the y. Okay? So sir, paano natin siya mahanap? So mahanap natin si range po after na natin ma-substitute si domain. So di ba, we have a function and kung mapapansin nyo dun sa function, meron dun mga variable. Now, once we already substitute the number to the variable dun po sa function, okay, mahanap na po natin si y or the f of x. Okay? So, ito naman po yung mga dapat nating tandaan once po na maghahanap tayo ng range. Okay, unang-una po is you need to spread the possible value, the possible y value. Okay, lagi nyo pong tatandaan yun. Hindi po kayo dapat maglilimit lang. Okay, kung ano po yung binigay ni teacher or kung ano man po yung function na dapat nyo isolve, isolve po natin. Okay, dapat natin siya tapusin. Sir, bakit? Okay, for us to know what will be the minimum and the maximum y value. Okay, kagaya kay domain, hahanapin din natin yung pinakaumpisa, kung saan siya mag-uumpisa, saan siya matatapos. Okay, ganun din po dito kay range. And para para ma-determine natin yung range po natin, kailangan natin hanapin si minimum tsaka si maximum. Okay? Next one. So you need first to substitute different value of x. Okay, dun sa expression para po malalaman natin kung ano yung value ni y. Okay, lagi nyong tatandaan yun ha, na kailangan nyo munang isubstitute para po makuha natin si y. Okay? And ito yung sinabi ko nga kanina na make sure na kapag po na what we call this one, na spread na po natin yung mga possible y values, we need to look for the minimum and the maximum y value. Okay, ito yung pinakalagi nyong tatandaan mga anak ha, kasi dito natin malalaman yan or dito natin malalaman kung ano ba yung hangganan nung range natin o yung range po nung function. Sir, paano namin malalaman yung mga ganung bagay? Of course, you need to draw or to sketch your graph. Okay, once kasi na nag-drawing na kayo, once na kasi nag-graph-graph na po tayo, mapipicture out nyo na po kung ano po yung itsura ng pinaka-function po natin. And malalaman din po ninyo kung saan mag-uumpisa yung mga value natin for the range and for the domain and kung saan din po sila matatapos. Okay, sir, can you see, can you give us an example kung ano po bang itsura ng minimum tsaka ng maximum? Okay, so this is the example of a graph. Okay, of the curve y is equal to sine x, showing that the range of this function is between negative 1 and 1. Okay, kung nakita nyo yun, meron na agad siyang limitation or may boundary na agad yung range natin. It starts from negative 1 and then positive 1. So yung range po natin is between those numbers lang. So hindi po siya pwedeng lumagpas pa po doon. Okay, so nasan dyan si minimum, nasan dyan si maximum? Okay, pag sinabi natin minimum, this is the slowest number, okay, dun sa range natin, and that is negative 1. Okay, so ito yung pinakamaliit na number po, or value natin sa y. So, ito po yung magiging minimum value natin, or minimum y value. Okay, ito siya. Then, si maximum naman, syempre siya yung pinakamataas, which is positive 1. So, this will be our maximum. Okay? So, yan po yung titignan natin. Kasi kanina kay domain, tumitingin po tayo kay x-axis. Ngayon po, hindi po. Kay y po tayo titingin. Okay? Ganto po siya. So, same graph po nung kanina. So, but this time, sabi ko nga sa inyo, we're just going to look for the y-axis lang. Okay, dito lang po tayo magbabase. Okay? So, dito naman sa example na to, it's also start from 0, and then to the positive infinity. Yung range naman dito, sa example na ito, since meron po siyang limitation na from negative 1 to positive 1, ito po yung magiging itsura ng range niya. Okay? So the range is equal to y. Y is greater than or equal to negative 1 but less than or equal to positive 1. Okay? So ganyan po yung paghanap po or para po malaman po natin kung ano po ba yung domain and the function of the graph.
Okay, so this is just the basic one to get the domain and the range. Okay, sa next topic po ni teacher na i-discuss sa inyo, okay, so I will teach you how to get the domain and the range by the use of the expression itself. Okay, so may tanong po ba about sa domain and about po sa range? May tanong po ba, anyone? Pwede kayo mag-chat po dun sa chat box natin, ha? Okay, so mukhang wala naman. So, yun po yung domain and range. Now, let's proceed with the evaluating of functions. Okay? Ano naman po kaya yung naiisip ninyo or ano po yung pumapasok sa isip ninyo once po na narinig nyo po or nakita nyo po itong evaluating of functions? Kay isang word lang po, ano po yung pumapasok sa inyo? Anyone? Yes, JC. Sir, ano po, parang comes from the word evaluating. Parang evaluation po, parang nag-replace din. Okay, so sa... evaluating po yung function. Okay, sabi ni JC, nag-replace. Okay, so that is correct. Okay, sino pa po? Sir. Yes, Princess. Substituting po. Okay, sabi naman ni Princess, it's substituting or substitution. Okay, that is also correct, Princess. So kapag evaluating a function, may encounter natin yung mga substitution. Oh, what else? Yes, Grace? Finding the value. Sorry, anak? Finding the value. Finding the value. Okay? So, tama din yon. So, kapag mag-evaluate tayo ng function, meron po talaga tayong hinahanap na value po. Okay? And that is the f of x or the y. Last na lang, sino pa po? Sir? Yeah. Yes, Cinderella. Simplify po. Okay, simplify or simplifying. So, tama din po yun, Cinderella. Okay, so kapag sinabi natin evaluating a function, mga anak, so ibig sabihin po nito, hinahanap po natin yung value po ni f of x o yung tinatawag po natin na y. Okay, so in-explain ko yan sa inyo nung una na kapag sinabi natin function, ito po yung tamang pagsulat natin. Okay, ito yung lagi nating makikita sa unahan po ng function, which is the f of x or the y. So, sila po yung hahanapin natin. Sir, paano namin sila mahanap? Of course, that will be correspond to a given value of x. Okay? So, once po na meron na tayong value ni x or given naman kasi siya, okay? So, isa-substitute lang po natin yan doon po sa function in order for us to find the value of y or the f of x. Okay? And sabi din nila kanina, okay, magre-replace daw po tayo. So, that is also correct. So, we're going to replace all the x variable, okay, kung ano po yung naka-assign sa kanyang number. Okay? So, minsan hindi lang naman isa yung pinapahanap ni teacher. So, minsan marami pong value na x na ibibigay po sa inyo. And kailangan po lahat po yun, kukuhain ninyo yung value ni f of x para po ma-determine natin na kapag ganito po bang value ni x, ano kaya yung magiging value ni y. Okay? For example, ganito po siya. So, we're going to evaluate the f of 4. Okay? So, ganito siya sinulat f of x, so naging f of 4. Ibig sabihin po nun, yung number po dito sa loob ng parenthesis, siya po yung magiging value ng x. Okay? Ibig sabihin din po nun, lahat po ng makikita po nating x po dun po sa equation o dun po sa expression, kailangan po natin palitan ng 4. Okay? Ganun po si evaluating of function. So, we're going to replace, we're going to simplify our answer. Okay, magsa-substitute din po tayo. And most importantly, we need to find the value of the f of x or the y. Okay, so let's have an example. Okay, example number one. So we have here the function of f of x is equal to 3x plus 2. Okay, let's find the f of x. When x is equal to 7, then x is equal to negative 4. Okay, so dalawa po yung value ni x po natin. Isang positive 7, isang negative 4. Okay, so unahin natin si positive 7. Okay, so sinulat ko lang po ulit yung equation natin. And pinoint out ko po kung saan po yung mga papalitan po natin. So sabi kanina ni teacher,
kailangan lahat. Okay? Pag sinabi nating lahat, from the beginning or from the left side hanggang dun po sa right side po ng equal sign. Okay? Ibig sabihin, pati po yung nasa loob po nitong f of x and then yung constant, yung variable sa tabi ni number 3, kailangan din po natin yung palitan. Okay? So we're just going to substitute po 7 for the x. So magiging f of 7 na po siya is equal to 3 multiplied by 7 plus 2. Okay? So sinubstitute lang po natin. Sa pagsasubstitute po, kailangan po lahat po talaga mapapalitan po natin. Okay? Para po syempre hindi po tayo mamamali ng sagot. Okay, after natin siya ma-substitute, we're going to simplify our answer. Okay, ibig sabihin nun, we're going to follow the PEMDAS rule po. Okay, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. So, ganun po yung pagkakasunod-sunod po natin. So, on this example, ang una po natin gagawin is we're going to multiply 3 by 7. And that will be 21. So, 21 plus 2, okay, 23. Therefore, mga anak, f of 7 is equal to 23. Ibig sabihin po, kapag po si x po is 7, 23 po yung y po natin. So, ganun lang po siya kadala. Okay? Sir, paano naman kapag si negative? Okay, so, si negative naman, so same process pa din po. Okay, parehong-pareho lang, we're going to substitute, and then we're going to simplify our answer. Okay? So, substitute lang natin lahat po ng negative 4 kay x. Okay, so that will be f of negative 4 is equal to 3 multiplied by negative 4 plus 2. Okay, so ganyan po siya. Then, of course, we're going to simplify. Okay, ganun ulit. So, multiply po muna natin si 3 by negative 4. So, that is negative 12. Then, negative 12 plus 2, negative 10. Okay? So, sir, paano naging negative 10? Kasi magkaiba po sila ng sign. We have here the negative and we have the positive. So, isusubtract po natin yan and then follow the sign of the highest number. Okay? So, 12 minus 2 is 10. Then, sundin po natin yung negative kasi po mataas po si 12. Kaya po meron po tayo ditong negative 10. Okay? So, kapag si negative 4 naman do ang value ni x, meron tayong negative 10 as a value of y. So, ganun lang po yung steps and procedure na gagawin po natin. Substitution, simplify. Okay? Kung kaya pa i-simplify po yung answer sa pinaka-simplest form po, gawin po natin. Okay? So, that is for example number 1. Let's proceed on example number 2. Try naman natin kapag merong fraction. Okay? Doon po sa function. So, we have here the h of r is equal to 1 over 3 r plus 2. Okay. Mga anak, huwag kayong magtataka kung bakit h of r na yung gamit ko dito ha. Any letter po kasi pwede natin gamitin sa function po. Okay, starts from letter A hanggang letter Z po, pwede po natin gamitin. Okay, pero kahit po iba-iba na po yan ng letter, ganun pa rin naman po yung magiging kalalabasan niyo or ganun pa rin naman po yung gagawin po natin. Okay? So, find h of r when r is equal to 600 and r is equal to negative 12. So, unahin natin si 600. So, si 600, isa-substitute po natin sa lahat po ng r na makikita natin dun po sa function. So, magiging h of 600 is equal to 1 over 3 times 600 plus 2. Okay? So, pinalitan mo lang lahat ng r. Next, we're going to multiply first 1 over 3 sa 600. O, mga anak, what is the product once we multiply 1 over 3 sa 600? Ano kaya magiging sagot? Sir? Yes, Hazel. 200 po. Okay. So, thank you so much, Hazel. So, that is correct. So, once we multiply po 1 over 3 kay 600, magiging 200 na lang po siya. Sir, paano yung nangyari? Okay, so si 600 po, imumultiply po muna natin kay 1 or dun po sa denominator and then i-divide po natin siya doon sa denominator o kaya dun po kay 3. Okay, so 600 times 1, that is 600. Divide mo kay 3, kaya po meron po tayong 200. And since nakuha na natin yung product, ipag-add na po natin sila. So h of 600 is equal to 202.
Okay? So, kapag si X po, 600, or kapag po pala si R, 600. So, yung H of R po natin is 202. Okay? Next one, paano naman po kapag negative? So, ganun pa rin po yung gagawin. We're going to substitute first the value of negative 12 doon po sa function po natin. And then, PEMDAS rule. Okay? So, 1 over 3 times negative 12 is how many? O, ganun ulit gagawin ha. So, multiply po muna. And then, divide kay denominator. So, ano po magiging product po ni 1 over 3 tsaka ni negative 12? 4 po. Oh, 4. Negative 4 po. Negative 4 po, sir. Negative 4 po. Pala, negative 4. Okay, very good mga anak. So, the answer is negative 4. Sir, bakit po negative? Since po si negative 12 po is negative, okay, so we're going to have a negative result din po, or yung product po nilang dalawa, negative din po. Okay, so negative 12 divide 3, that is negative 4, then bring down positive 2. So, ipag-subtract na natin sila, then we're going to follow the sign of the highest number. So, H of negative 12 is equal to negative 2. Okay, so yan po yung magiging answer po natin. Do you have question, mga anak? May tanong po ba tayo? Nasundan po ba ng maayos or ng ano po yung equation, yung examples po natin? Yes po. Okay. So, yes po. Okay, very good. Okay. So, let's proceed naman on example number 3. Dito naman sa example number 3, try natin kapag po meron na tayong exponent and meron po kayong makikitang square root sign. Okay? So, kapag ganito po yung nakita ninyo, wag po tayo matataranta po. Okay? Just do what procedure, yung sundan lang po natin yung procedure po natin sa pagsusolve po, and then mahanap na po natin yung answer po natin dito. Okay? So, we have here the function of f of x is equal to 5x squared minus 2 square root ng x plus 7, and then we need to evaluate f of negative 3. Ibig sabihin po niyan, we're going to change x by negative 3. So, unang gagawin is to substitute. Okay? So, lahat po ng makikita natin na x, dito po sa loob ng parenthesis, so magiging f of negative 3 po siya is equal to 5 multiply by negative 3 squared minus 2 square root ng negative 3 plus 7. Okay? So, next step po, iisa-isahin po muna natin. Okay? So, ganun pa rin po yung gagawin natin. PEMDAS rule pa din po. So, negative 3 squared. Okay, yung squared po kay negative 3 lang ha, hindi po kasama si 5. So, negative 3 times negative 3, that is positive 9. And then, negative 3 plus 7, yung nasa loob po ng square root sign, is equal to positive 4. Okay? Then, paliitin pa natin sila. So, 5 times 9, that is 45. Then, 2 squared ng 4 is 4. Paano po naging 4 si 2 square root ng 4? Okay, saan mo, JC, nakuha yung isang 2? Go ahead, JC. Sir, kapag dinivide po yung 4, or di kaya yung product po na pag minultiply, yun po yung magiging equal, yun po yung square. Okay. Althea. Sir, kaya po nakuha yung 2 is dahil po dun sa square root po nung 4, tapos tinayin po dun yung sa 2 po. Kaya po 2 times 2. Okay, very good mga anak. Okay, so 4 po kasi is a perfect square, so pwede pa natin siya i-simplify. And ang square root po ng 4 is 2. Kaya po magkakaroon po ng 2 times 2, kaya po meron tayong positive 4 po dito. Okay? So, 45 minus 4, that will be 41. So, f of negative 3 is equal to 41. Okay? So, ganyan po yung gagawin po natin dito po sa evaluating of function. Okay? Naintindihan po ba ng maayos?
Opo. Ah, sige. Okay, on my next example, I need you to interact with me, ha? So, si teacher po, magsasolve-solve po dito sa screen. And then, syempre, once I ask question, kapag po pinag-multiply ko po, answer po kayo, ha? Okay. So, example number 4. So, we have here f of x is equal to 4. Sorry, wait lang po. Delete ko lang. Okay, again, we have here f of x is equal to 4x squared minus 5x plus 3. So, ito po yung function po natin. Okay, hanapin natin, or this time naman, ang value naman ni x natin is gawin nating fraction. So, 1 over 4. Okay? So, syempre, again and again, paulit-ulit lang naman po yung gagawin po natin dito. So, una po natin gagawin is we're going to substitute 1 over 4 sa lahat po ng x po na makikita po natin. Okay? So, magiging f of 1 over 4 is equal to 4 multiply kay 1 over 4 squared minus 5 times 1 over 4 plus 3. Okay? Next step. So, na-substitute na natin. So, simplify na natin by following the PEMDAS rule. So, f of 1 over 4 is equal to 4. So, ibababa ko muna siya. Unahin ko po muna si exponent. Okay. So, what is 1 over 4 squared? Ano po kaya ang answer ng 1 over 4 squared? Anyone? Okay, JC. Okay, so may nakita akong sagot dito po sa chat box. Sabi ni Della Austria, 1 over 16. Okay? So, very good. Okay? Kung sino man po ang nakakuha po ng 1 over 16, tama po yon. Sir, paano nyo nakuha si 1 over 16? Okay, kapag po kasi mag-i-squared po tayo ng fraction, ang gagawin lang po natin dyan, is i-squared po muna natin si numerator, then squared din natin si denominator. Okay, separately po sila. Okay, so 1 times 1 is 1, then 4 times 4 is 16. Okay, kung nahihirapan kayo sa ganung sistema, ang gawin na lang po ninyo, is 1 over 4 times 1 over 4. So, 1 times 1, 1. 4 times 4, 16. Kaya po meron tayong 1 over 16. Okay, next. How about this one? 5 multiplied to 1 over 4. Ano po ang answer? Sir? Yes, Hazel. 5 over 4. Okay. So, that is correct, Hazel. So, this is 5 over 4. Okay? So, ganun lang din po yung gagawin natin. So, we're just going to multiply 5 to the numerator, then divide natin kay 4. Okay, kung mapapansin ninyo, hindi naman kaya i-divide si 5 kay 4 kasi kulang siya. Okay? Ngayon, kapag ganyan po yung magiging resulta po ng pag-multiply po natin, wag po natin siya i-convert into decimal point. Okay? So, kung hindi kaya siya i-simplify ng whole number, okay, hayaan na po natin siya naka-fraction lang po. Okay, para mas mabilis po natin siya masosolve. Okay? And then we're just going to bring down positive 3. Okay? So, kagaya ng ginawa natin dito kay 5 times 1 over 4, ganun din pong gagawin natin dito kay 4 times 1 over 16. Okay, mumultiply natin and ano po ang magiging answer? Okay, 4 times 1 over 16 is how many? Yes, Carl. 2 over 8 or 2 over 4? Again, Anna? 2 over 8. Okay, 2 over 4. 2, 7. Okay, sabi ni Carl, this is 2 over 8 or 2 over 4.
Okay, meron pa po bang ibang answer aside from Carl answer? sino po ito? 4/16 Okay, Angelica says it's 4/16 Okay. May nag-chat? There 1/4 Yes, yes. 1/4 Oh, sabi ni Seth, this is 1/4 Okay? So check natin kung ano po kaya yung magiging answer po talaga. Okay? So we're going to multiply first 4 by the numerator, kaya po magiging 4, kasi 4 times 1 is 4, and then divide natin kay 16. So both numerator and denominator is divisible by 4, so i-divide nila, i-divide natin sila by 4. So 4 divide 4, that is 1, and then 16 divide 4, that is 4. Therefore po, kapag po minultiply natin si 4 kay 1/16, this is 1/4. Did you get it, everyone? Okay. Okay. Very good. Okay. Then, i-bring down lang po natin si 5/4, tsaka po si positive 3. Okay? Wala po muna tayong gagawin na operation po, or hindi po muna tayo mag-a-add or magsusubtract po. Okay? So, this is -5/4 plus 3. Okay? So, copyin ulit natin si f of 1/4 is equal naman. Okay? So, paano naman po kapag ganito po? Fraction po. Fraction to fraction. So, 1/4 minus 5/4 is how many? Ano kaya magiging sagot, mga anak? Negative. Okay, sabi ni Della Austria, it's positive 1. Sabi Hello, ni... Yes. Sino po yun? Yes po. Negative 1. Okay, negative 1. So, meron tayong may nagsasabing positive 1, may nagsasabing negative 1. Okay, so solve natin muna siya. Okay, so 1/4 po, kapag po sinubtract natin yung kay 5/4, hindi po tayo mahihirapan. Bakit, sir? Kasi po pareho na po sila ng denominator. Okay, so hindi na tayo maghahanap pa ng factor nila na kung saan kailangan magkakapareho po yung denominator po natin. Okay, so ang gagawin lang po natin dyan is we're going to divide 4 by the denominator, then multiply po sa numerator. So 4 divide 4 is 1, multiply kay 1, 1. 4 divide 4 is 1, multiply kay 5, 5. Then, kopyahin po yung operation po, which is subtraction. And then, 1 minus 5, this is negative 4/4. So, parehas sila. 4 divide 4 is 1. And since negative po yung numerator natin, kailangan po negative din po yung answer. Okay, so this is negative 1. Then, bring down positive 3. Okay, therefore, f of 1/4 is equal to positive 2. Positive 2. Okay. So, kapag po si x po natin is 1/4, yan po yung magiging resulta po ng answer po natin. So, f of 1/4 is equal to positive 2. Okay? May tanong po ba dito sa example na to? Meron po? Okay, wala naman. Okay, next example po tayo. Okay, same pa din po tayo ng function. So we have f of x is equal to 4x squared minus 5x plus 3. Okay, this time naman po, si x naman po is equal kay x plus 1. Okay, so sir, paano po pag ganyan po yung na-encounter namin? Okay, yung x po namin is equal to x plus 1. So, ganun pa rin po yung gagawin po natin. We're going to substitute first, then we're going to simplify. Okay, so magiging answer po dito is f of x plus 1 is equal to 4 times x plus 1 squared minus 5 times x plus 1 then plus 3.
Okay? So isa-isahin po natin 'yan. Unahin natin si first term, then sundin natin next natin si second term. Okay? So babae muna natin si f of x plus 1. So bring down 4 muna, then unahin po natin tong x plus 1 squared. Okay? So ano po kaya ang magiging answer ng x plus 1 squared? Okay, ano kaya magiging answer dito mga anak kapag x plus 1 squared po? Okay, sabi ni Diaz, that is still x plus 1. Okay. Okay. I think na parang naturo ata sa inyo to nung grade 8 ata kayo or grade 9. Okay? Parang part siya ng factoring. Yung ginagawa ninyo na FOIL method, di ba? Kapag magkapareho, sinusulat natin ng isa na lang. So sabi ni Angelica, this is 1. Okay? Okay. Kapag, kapag ganito mga anak yung given, ang gagawin lang po natin dyan, so representation ko po muna ha, para po mas malinaw sa inyo. So si X po, this will be our letter A, and then the positive 1 will be letter B. Okay, kapag mag-i-squared po tayo ng ganyan, ang gagawin lang po natin is we're going to squared first the first term o yung letter A natin, then plus po sa 2, automatic po yan kapag squared, may 2 po lagi yan, then multiply po natin si A kay B. Okay, and to get the last term, okay, i-squared natin si B. So ganyan po yung gagawin po natin para po mahanap po natin yung answer po. Okay? So parang ang gagawin po kasi natin is i-expand natin siya. So parang pag sinabi ko, parang ang naging dating po kasi natong x plus 1 squared, parang naka-factor na po siya. So meron tayong x plus 1 times x plus 1. Okay? So kung hindi nyo po kaya gawin yung ganito, pwede po kayong gumamit ng FOIL method po. Okay? Ibig sabihin, isusulat nyo po ng dalawang beses sa x plus 1 and then imumultiply nyo po isa-isa. Okay? Then pagsasamahin nyo po. Okay? So, ganito na lang po gawin natin para po mas mabilis. Okay, so sabi po dito is we're going to squared the first term which is dx. So, x times x, x squared. Okay? Okay, next term tayo, second term. So, 2 multiply natin kay A, multiply natin kay B. So, 2 times x is 2x times 1. So, 2x pa din. So, we have here plus 2x. And to get the last term, so squared natin si 1, so 1 times 1, 1. Okay, so x plus 1 squared is equal to x squared plus 2x plus 1. Okay, so nagets po ba yung itong part? Naguluhan po ba? May katanungan po ba? Okay, kung hindi nyo po magets po yung ganito po, okay, gawin natin yung FOIL method po. Okay, kung nahihirapan po tayong parang i-analyze or parang sa tingin ninyo, ay hindi ko kaya to or mahihirapan ako kapag ito yung ginamit ko. Okay, so kung hindi nyo po masyadong gamay pa po yung ganung paraan po, so pwede po tayong gumamit po ng FOIL method. Okay, on this part, we're just going to multiply po 1 by 1. So si x po kay x, si x po kay 1, then si 1 kay x, then si 1 kay 1. Okay, so x times x, so that is x squared, x times 1, that is x, then 1 times x, that is x, then 1 times 1, 1. So combining all the like terms, so is equal to x squared, x plus x, that is positive 2x, then copy 1. So ito yan pa rin po yung magiging answer po. Okay? So yan po yung dalawang paraan po para po makuha natin kapag ganyan po yung given po natin. Okay, so let's proceed. So minus, ito naman, anong gagawin natin dito? We're going to distribute. Okay, so isa-isa din yan. So negative 5 times x, that is negative 5x. Negative 5 times 1, that is negative 1. Negative 5. Okay, then bring down positive 3. So next step tayo. So ganun din po, i-distribute po natin si 4. Isa-isa po, dun po sa loob po ng parenthesis.
So 4 times x squared. So this is 4x squared. And then 4 times 2x, that is positive 8x. Then 4 times 1 is positive 4. Bring down 5x, and then negative 5, and then positive 3. Okay? Kapag ganyan na po yung itsura natin, so pagsasama-samahin na po yung mga like terms po. Okay? Kagaya po ng ginawa natin kanina. So we have here f of x plus 1 is equal to, okay. Sir, paano mo masasabing like term po sila? Okay? Kapag po si variable at kapag po si exponent is pareho. Okay? Hindi po importante yung coefficient po o yung number po sa tabi po ni variable. Ang titignan lang po natin kapag po magsasama-sama na tayo or we're going to combine na po the like terms is the variable itself tsaka po yung exponent po niya. Okay? Si 4x squared po, wala po siyang kapareho. So, gagawin po natin is we're going to bring it down. So, 4x squared. Next, we have here positive 8x and then we have negative 5x. So, pareho silang may variable na x and the exponent is 1. Okay, so pwede natin yan silang pagsamahin. So, 8 minus 5 is equal to positive 3. Then, kopyahin po yung variable which is x. Okay, next one. Okay, meron tayong tatlong constant. Sir, ano naman yung constant? Yun po yung number lang po. Okay, wala po siyang kasamang variable. So we have here 4, negative 5, and then positive 3. So 4 minus 5, negative 1, plus 3, positive 2. Okay, therefore, kapag po ang x natin is x plus 1, okay, ito po yung magiging y po natin, which is 4x squared plus 3x plus 2. May tanong po ba? Okay, nalito po ba sa example po na ito? Mga, sir? Yes, Hazel. Ano po, yung sa huli po, yung dito sa minus po yung 4 minus 5. Mm-hmm. Nalito po. Okay. Nalito po. Okay. We're going to follow the PEMDAS rule and sabi kapag kay PEMDAS rule po, it's either kung sinong mauuna, si addition po ba or si subtraction, yun po yung uunahin natin gawin. Okay? So, hiwalay ko lang anak ha yung constant. So, we have 4, negative 5, and then positive 3. Okay? So, uunahin natin po ito po muna. Okay, so 4 minus 5 po, this is negative 1. And then si negative 1 naman po, add natin kay 3, kaya po meron tayong positive 2. Okay, ganun siya, Hazel. Thank you po. Okay. Aside from that, mga anak, meron pa po bang katanungan sa example po na ito? Okay, kung wala, isa pang example. Okay, ibahin naman natin yung given. So, si given naman natin, gawin po nating fraction po. So, we have here f of x is equal to 1 over 6x minus 3. Okay, hanapin natin kapag si x is negative 10. Okay, so this will be rx. So, try natin. Okay? So, again, we're just going to substitute po. So, f of negative 10 is equal to 1 over 6 times negative 10 minus 3. Okay? So, multiply natin si denominator. So, we have 1 over 6 times negative 10, that is negative 60, then bring down negative 3. Okay? So, napakadali pala nito. So, 1 over negative 60 minus 3, this is negative 63. Or we can write the answer by negative 1 over 63. Okay? So, ganyan po siya.
Okay? So, sa pag-evaluate po ng function, lagi lang po nating tatandaan is to substitute first lahat po. Okay? Or we're going to substitute first yung value po ni x. And then after natin mag-substitute, okay, we're going to simplify our answer into the simplest form. Okay? So, ganun lang po si evaluating of function. Meron po ba kayong tanong? May katanungan pa po ba? Kasi kung wala na po, magbibigay po si teacher ng assignment.